pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakikita sa pangitain buhat sa makapangyarihan, nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o hakob ng iyong mga tolda, kay Inam o Israel ng iyong tirahan, wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis, wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon, matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan, kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos ay nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob, lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay, sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap, "Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ang bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta." Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat. Ngayon pong linggong ito, tayo po ay nasa ikatlong linggo ng panahon ng Adbento. At ngayong araw po, December 14, dito po sa TV Maria, mayroong ikinasal, no? May ikakasal po, no? Yung isa po sa aming kasamahan dito, si Ken, ay ikakasal po ngayong araw na ito. Kaya, congrats, Ken. Katunayan siya po yung cameraman ko ngayon. Ken, congrats sa iyo, no? Ipag-pray nyo rin po ang aming pong mga kasamahan sa TV Maria, lalo pa nga po sa mga aming inihanda para ikasal ngayong pong araw na ito, no? At bukod po yan, ngayon pong araw na ito, as I've said, third Sunday of Advent, ilang araw na lang po, Pasko na, no? Kahit may pandemya, tuloy na tuloy pa rin po ang Pasko. Ang Panginoon po ay dumating
ating pinagdiriwang ang kanyang pagkakatawang tao. At kayo din po ating inihanda ang ating mga sarili sa kanyang muling pagbabalik. Ito po ang diwa ng Advento. Marahil po mga minamahal na kapatid, inyo pong narinig na yun pong kwento ng isang lalaki na nakita po ng kanyang kaibigan na silalim po ng poste ng Meralco, no, may ilaw, ay may hinahanap. Yung kanyang kaibigan, siya itinanong, anong ginagawa mo dyan? Anong hinahanap mo dyan? Sabi niya, may nawala akong 500 eh. Sabi niya, sure ka ba na dito mo nawala? Sabi niya, hindi, parang sa kabilang kanto. Ay naman pala eh, bakit dito mo hinahanap? Sabi ng lalaki, kasi dito may ilaw, doon wala. Mga minamahal na kapatid, ito po ay kwento po ng isang taong naghahanap sa lugar na mas madaling paghanapan. Kasi mayroong ilaw. Alam niya kung saan niya nawala, pero mas pinipili niya kung saan mas madaling maghanap. Sometimes that is what we are and what we do. Between choosing between what is true and what is easy, madalas ang ating pinipili kung ano yung mas madali. Kahit na alam nating hindi naman siya totoo. Kahit na alam natin kung anong totoo, yun nga lang madalas. Ayaw tupadin kasi mas mahirap. Yun lang na isa, kahit na hindi totoo, at least mas madali. Ang Ebanghelyo po ngayong araw na ito, ito po ang tanong ng ating Panginoon sa mga Pariseo. Yung mga Pariseo, kine-question yung kanyang authority, yung kanyang kapangyarihang magpahayag, yung kanyang kapangyarihang magpagaling, no? Yung lahat ng kanyang ginagawa, yung kanyang ministry, ay kine-question ng mga Pariseo. Saan ang galing ang kapangyarihan mo para gawin mo ang lahat ng ito? And sila ay sinagot ng ating Panginoon sa pamagitan din ng tanong. At narinig nga sa Ebanghelyo, no? Pag masagot nila yung tanong tungkol kay Juan Bautista, kung saan ang galing ang kapangyarihan, and the Lord will also be able to answer them. Ang totoo po niyan, they know the answer, pero they simply would not want to answer it. They know the truth, pero alam nila, sila'y mapasubo pag kanilang sinabi kung ano yung totoo. Iba kung alam mo ang totoo, iba kung iyong isabuhay ang totoo. Yan po, mga minamahal, ang madalas na challenge sa ating mga Kristiyano. Sa haba na po ng taong tayo bahagi ng simbahan, marami ng sermon, pagninilay, marami ng misa, mga recollection, retreat na ating napuntahan, I'm sure we have heard about many truths, many good things that our faith has. Yun nga lang po, magpahanggang ngayon, kahit na alam mo na naman ang tama at ang mali, hindi pa rin at hirap pa rin tayong isabuhay ang mga bagay na ito, ang mga bagay na tama at matuwid. Ngayon po mga pari, no, based on our experience, napakaraming tao po ang humingi ng counseling. Pero isa po sa ginagawa ng counseling ay hindi lang po para sabihin po yung tao ito ang gagawin mo, ano? Hindi po. Ang counseling po, mga minamahal, ito po ay para yung tao ay kanyang mapagtanto yung mga bagay na alam niya na yun lang kailangan niyang gawin. Halimbawa po, meron isang babaeng humingi sa akin ng time para mag-counseling. At kanyang sinasabi na yung kanyang sama ng loob sa kanyang asawa, yung kanyang mga himutok, yung mga mali ng kanyang asawa, binilang niya lahat, isa-isa, ang dami. Sa huli sabi niya, Father, alam ko naman Father na kailangan ko siyang patawarin, pero parang gusto kong gumanti. Very clear sa kanya, kailangan niyang magpatawad. At kailangan niyang mag-move on, ika nga. Pero sabi niya, parang gusto ko siyang pahirapan, gantihan. And so I was telling her, Sister, alam niyo na po kung ano yung tama. At alam niyo rin po kung bakit kayo nahihirapan ngayon. Kasi parang yung tama po ay hindi niyo magawa. Yung inyong himutok, samalang loob, ay hindi niyo mapakawalan. Kaya ngayon po ay hirap na hirap kayo. Siguro pa nga, baka magkasakit kayo. Kasi ang bigat ng iyong dinadala. Alam ko po, hindi naman madaling magpatawad. Yun nga lang po, alam natin na sa pamamagitan ng magpatawad at biyaya ng Diyos, we can move forward. May isang lalaki naman po, yun din sabi sa akin, no? Maiksing counseling, sabi niya, alam mo, Father, masama ang loob ko sa Diyos. Kasi, bakit ako kailangan magkasakit ng ganito? Maraming tao dyan, masalbahay sa akin.
And yung taong ito, sabi niya, alam ko naman, Father, eh. Marami akong bisyo nung ako'y bata pa, nung mga nakaraang taon. Kaya siguro ako nagkasakit. Yung taong ito, alam niya yung mali. Yun nga lang, kanya pong patuloy na ginagawa. Sa huli, siya rin po ang nahirapan. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong panahon ng Advento, maganda po nating pagnilayan, ano ba ang mga bagay na alam nating tama at mali? Pero mas importante, magandang ating tanungin, yung alam mong tama, ginagawa mo ba? Yung alam mong mali, iniiwasan mo ba? Nawa po, ngayong panahon ng Kapaskuhan, kung tayo po hihingi ng gift kay God, huwag lang sana mga material na bagay, kung hindi yun pong biyaya ng lakas ng loob upang ating maisabuhay, magampanan ang mga bagay na matagal na panahong na isang Panginoong ituro sa atin at ngayon alam na natin, yun nga lang ay hindi maisabuhay. This Christmas season, we ask God for the gift of fortitude and courage that we will be able to live our faith. Ito po ay ating magandang hinging, regalo ng sa gayon, ang ating buhay mas maging maayos, makabuluhan, at magkaroon po ng kaligayahang ganap. Dahil po yung mga bagay na alam natin ay atin ang ayasa sa puso at atin ang ginagawa. Tunay pong magkaroon ng bunga ang biyaya ng Diyos sa buhay natin kung ang ating pananampalataya ay atin ginagawa. Kaya po ngayon, hinihiling ko sa inyo, kayo po yumuko as I pray over you and ask God to bless you with fortitude and courage to live your faith. Panginoon, ay pong hinihingi sa iyong mga kapatid ang pagpapala ng lakas ng loob, ng tapang na maisabuhay po nila ang mga bagay na inyong binigay sa kanila sa pamagitan po ng maraming paraan. Mga Panginoon, yung kailang pananampalataya ay totoo ngang kanilang maisabuhay. Nang sa gayon, tunay na mamunga ang pananampalatayang ibinigay mo sa kanila. Ang binhi ng pananampalatayang sa kanila na itanim itong mga nakaraang araw, nakaraang buwan, nakaraang taon. At sa pagmumunga, pagtubo ng biyayang ito, ito ay mamunga ng napakaraming pagkapala at biyaya para sa kanila at kayong din sa kanilang pamilya. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa atin pong lahat, isang pinagpalang Diyos.